Ayun mga guys, ipakita ko sa inyo kung paano i-repair yung maingay na flipper mga guys. Parto na ito mga guys. Tingnan nyo mabuti hanggang sa huli mga guys. Ito mga guys, ipakilala ko sa inyo mga guys yung Powerband 186 para gamitin natin para fix yung ano screw na na-lustrid mga guys. Tingnan nyo mga mabuti mga guys para maayos natin dahil maingay ito mga guys dahil sa thread niya mga guys. Lustrid na siya mga guys, nasira na yung thread niya. Dapat lagyan natin ito ng Powerband 186 yung pinakita ko kanina mga guys, yung tornilyo niya mga guys, na-lustrid na mga guys. Ayan, tingnan yung mabuti mga guys kung paano ko ito ginagawa. Ito sa mga dahilan mga guys na maingay yung anong flipper natin kapag lustre na yung dalawang bolt sa ilalim ng flipper natin mga guys. Ayan mga guys, binutasan ko na para ilagay natin sa ano sa dalawang bolt dyan. Ayan mga guys, binutasan ko mga guys para malagay natin dyan. Ayan, mag-cut tayo ng kunting ano mga guys, foam mga guys. Yan ang pambato natin sa butas. Yan, ipasok natin yan sa butas ng ating clipper mga guys, yung na-lustrid na walang ng thread, para makagawa siya ng bagong thread mga guys. Ayan, tingnan nyo mabuti, pinasok ko yan. Iuna natin ipasok sa butas ng ano, ng machine natin, yung makina natin ng clipper, dahil lustrid na yung ano niya, bolt mga guys, wala ng thread. Ayan, mangyari yan mga guys dahil pag mag-ayos tayo, palagi nating kinukuha yung makina natin. Ayan, malustrid ng matagalan. Ayan, ang ginawa natin ng paraan mga guys, lagyan natin ng foam. Iuna natin ang foam paglagay sa butas, sa dalawang butas dyan sa machine niya mga guys. Ayan, pinasok ko mga guys. Ayan, tingnan nyo mabuti mga guys, pinasok ko na. Ayan, ngayon, napasok na yung foam mga guys. Iikot natin mga guys para mag-push yan anong foam na sa ilalim mga guys, para mag-push ya pa ilalim dahil ang thread na dyan sa ilalim mga guys na maka-hold ng ano machine natin. Tapos yun mga guys, lagyan natin ng Powerband 186. Tag mura lang yun mga guys, tag 10 pesos lang yun mga guys, 10 pesos sa merkado mga guys. Yan ang gamitin natin para makatipid tayo, huwag tayong masyadong bumili ng mahalin. Ayan, ang bolt mga guys, pinasok ko na. Pinasok ko na sa ano mga guys. May foam yan sa ilalim, nakita nyo kanina mga guys, yung kaunting foam na pinasok ko. Eh ngayon, pinasok ko na yung screw para makagawa siya ng ano ng kanyang thread mga guys. Pinasok natin nung una yung foam sa ilalim para paglagay natin ng ano Powerband 186 matunaw yun mga guys. Tapos pagtunaw ni mga guys, may maging daanan siya ng screw nating dalawa, magiging thread siya sa ilalim. Pagpasok natin ng ano yung Powerband 186, parang glue lang siya mga guys, nandyan sa mga merkado, mura lang yan, 10 pesos para maayos yung machine mga guys. Kapag lustrid yung dalawang bolt sa ilalim mga guys, itong dahilan na maingay yung clipper natin, yan ang ano yung unang dahilan. Tingnan nyo mabuti mga guys kung paano ko ginawa to. Ngayon ayan, pinos ko mga guys, pinos yan mga guys. Tingnan nyo mabuti mga guys. Ayan o, yung dalawang thread mga guys. Tapos ngayon mga guys, i-push natin paangat yung spring niya mga guys, dahil kapag nasa ilalim yung spring mga guys, walang pwersa yung clipper natin. Dapat iangat natin ng kunti. Mayroon siyang guide sa ilalim mga guys, parang circle siya mga guys, parang lock niya dyan sa parang ano mga guys, sa ibabaw ng gitna yon mga guys. Ngayon naman mga guys, lagyan natin ng foam yung tinatawag na dila-dila ng clipper mga guys, yung tinuturo ko kanina, para inig-private na yun mga guys, hindi siya makagawa ng maraming ano vibration. Kailangan siya ng foam mga guys, baguhan natin ng foam, dahil pagbili natin minsan walang foam yan ano, walang foam yung clipper binili natin. Lagyan natin dahil sa impact niya mga guys. Yan din ang dahilan na masyadong maingay yung clipper natin. Lagyan natin ng ano, kaunting foam mga guys. Ayan, tingnan nyo mabuting ginagawa ko mga guys. Check matuto kayo.
okay lang yun mga guys, basta tingnan nyo mabuti yung ginagawa ko mga guys. Ayan, pinasok na yung foam na kinat ko kanina, pinasok ko sa ilalim para pag start ng ano mag ano na siya mga guys, yung mag run na yung clipper natin, mayroon siyang pang kontra ng vibration na mga guys, para hindi na siya masyadong ano, hindi na siya makagawa ng ilaw. Ito din ang dahilan mga guys na maingay yung clipper kapag walang foam sa ilalim. Ayan o, tingnan nyo mabuting ginagawa ko mga guys. Ayan, pinasok ko sa ilalim para pag andar niya mga guys, o pag start na siya mag run mga guys, hindi siya maka ano, hindi siya makagawa ng ingay. Ayan mga guys, kapag ang ginamit mo mga guys stainless blade sa clipper mo mga guys, dapat gumamit ka ng karton mga guys na fix diyan sa ano, sa blade mo, sa guide ng dalawang screw mo mga guys, ilagay mo sa ilalim para yung clipper mo mga guys hindi umiingay. Kapag wala yung kinat natin na ano, na yung kinat natin na karton mga guys, na medyo mabaga siya mga guys, hindi siya masyadong manipis. Ayan, para ma-plane yung instart niya mga guys, kailangan siya nandyan ha. Tingnan mo mabuti mga guys, linagay ko sa dalawang bolt. Ayan, yan ang ano, yung panangga natin sa ingay mga guys, para hindi siya umiingay. Ayan, pinasok ko na yung bolt mga guys. Kapag wala yung kinakita ko sa inyo kanina mga guys, pag stainless ang ginagamit nyo mga guys, maingay yun, maingay mga guys. Kailangan to, kailangan yan mga guys, kailangan. Ayan, tingnan nyo mabuti mga guys, ang ginawa natin mga guys. Ito ang ayan, pinaandar ko na mga guys, pinatestingan natin. Ayan, wala nang ingay mga guys. Kanina yung pag-start natin mga guys, ingay. Baka siguro yun sa bolt na loose thread na sa ilalim mga guys, na fix na natin. Wala nang ingay mga guys. Ayan o, start natin, wala nang ingay mga guys. Maganda na ano, maganda na anong pag ano start niya mga guys. Ayan, kita na natin mga guys, maganda ng anong starting natin. Ayan, ginagamit ko mga guys, power band 186, yung foam mga guys, yung taka screw mga guys, Phillips screw, asa yung gunting mga guys, pangtabas ng ano mga guys, yung foam natin mga guys. Ayan, ayan mga guys, ganda ng ano mga guys, tinuturo ko to mga guys para matuto kayo mga guys. Kung mayroon kayo natutunan sa video ko mga guys, huwag kalimutan i-subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong mga video. Ayan mga guys, sa susunod naman mga video ko mga guys, at abangan nyo mga guys.